Okay. Unang nais kong ipaalala at sabihin, yung inyong mga grades ay nailagay ko na po. So, na-encode ko na yung mga grades ninyo. Siguro yung iba na lang talaga na hindi ko pa na-encode, yun na lang yung mga biglang naghabol ng ipapasa. Pero most likely yung first quarter, fixed na yon. So kung wala po kayo pinasa ng first quarter, masyado na matagal yung panahon para bigyan ko kayo ng chance na humabol. So, hindi na po ako magbibigay ng chance sa mga blanco ng first quarter. Kasi sabi niyo, sir, ba't di niyo ako pinalalahanan, sir, ba't hindi niyo sinabi? In the first place, kumbaga, hindi ko naman responsibilidad na sabihin sa inyo na wala kayong grade. Kasi dapat alam niyo yun. Wala kayong pinasa, syempre wala kayong grade. So kung hindi kayo nakapagpasa, kesyo dinadahilan yung hindi ko kayo pinalalahanan, hindi po ako nagpapaalala talaga. Kasi doon ko nakikita kung sino responsible. So kung hindi ka responsible, suffer the consequence. Kaya, bawi na lang. Ang pinapayagan ko lang pong humabol, yung second quarter lang. Kasi yung second quarter, fresh pa eh. Kumbaga, patapos pa lang talaga kasi bibigay pa lang yung card. Pwede pang gawa ng paraan. Pero yung first, pag wala po kayong grade sa akin, tapos wala pa kayong pinasa sa platform or pinasa sa dati nating Google Classroom, check ko po yun pareho. Yung dati nating Google Classroom, kung may nagpasa kayo at nagpumabol kayo sa platform para sa first quarter, binibigyan ko siya ng consideration. Pero syempre, hindi kung kahit ipasa mo pito, hindi ko siya ipapantay dun sa nagpasa ng pito na tama sa oras. So, hindi pantay yung grade ninyo. So, expect mas mababa. Pero, at least may grade ka. Kumbaga, consideration na lang yung binigay ko sa'yo. Kung magre-reklamo kayo, babawiin ko na lang. Pero yung mga hahabol pa para sa first quarter, sorry, hindi na po ako magbibigay ng chance. Kung magpapasa kayo sa first quarter, bahala kayo, pero hindi ko na po yan checkan kasi tapos na po yun. Sa second quarter, pagbibigyan ko po kayo hanggang bukas, pakisabi na lang po, kung may officer dito, kung may officers po dito, o kung sino namang concern, pakisabi po sa inyo mga GC na magbibigay lang po ako ng pagkakataong habulin yung ating second quarter hanggang bukas. Kasi sabi ko nga, gusto ko pagdating ng second sem, wala na kaibang tindi ko si second sem lang. Ayoko nang masyadong maraming pinaproblema. Tama na yung subject ko lang, kung ano yung sabi ko pang second quarter. So kung iniisip nyo ibablanko ko kayo, hindi po kayo makakita ng blanko sa Pilipino. Either pasa o bagsak ang makikita ninyo. Pag hindi pa rin kita nakahabol bukas, sorry. Kung sabihin nyo, bakit si ma'am, bakit si sir, pinapahabol kami, well, iba po ako. Iba po ako. Hindi ako mahilig magpahabol kasi lagi kong sinisikap maging patas sa lahat. Maging patas, maging i-appreciate lalo yung mga nagsisikap. Kaya kung expect niyo na maaawa ako sa mga storya ninyo, hindi talaga yung masyadong nangyayari kasi dapat kung may problema kayo noon pa, dapat sinabi nyo noon pa. Ganon po ako. Kaya, at sinabi ko na yan, unang araw pa lang ng pasukan. Kaya kung ibabagsak ko kayo at sasabihin nyo hindi nyo sinabing ganito ako, wala kayo. So, paalala lang ulit ha, hanggang bukas sa mga hahabol na second quarter. Nag-post po ako sa FB group natin. FB group. Doon lang po ako nagpo-post, wala po tayong GC sa Pilipino, wala po tayong GC, kaya doon lang po ako nagpo-post kasi ayoko ng GC. Nag-post po ako doon ng mga nagpasa pero may problem yung kanilang pinasa. May mga nagpapasa na walang laman, as in nakalagay lang module 2, pag binuksan ko wala naman nakalagay na kahit ano. Mayroon man nagpapasa, ina-attach nila yung file pero hindi bumubukas. So, huwag po nating i-attach kasi nga, hindi siya bumubukas. Pakisend na lang po yung Google Drive link para nabanggit ko niya ito noon pa. Lagay na lang po yung Google Drive, i-upload mo na sa Google Drive ninyo, tapos isend sa akin yung Google Drive link para dun, yun na lang yung ipipindutin ko o ipipaste ko sa browser para makikita ko yung gawa ninyo. Pangatlo, may nakikita din ako na
naglagay nga ng Google Drive link, kaso gusto mag-request pa ako ng access. Time consuming yon kasi nga sa halip na matsisikan ko na siya, maghihintay pa ako na mag-grant mo yung access para ako pa yung nakikiusap sa'yo. So kung mag-send po kayo ng Google Drive link, make sure na makikita ko para wala po tayong hassle, walang masyadong antala sa pag-check. So tingnan po kung nandun po yung pangalan ninyo. Yung mga nagpasa at wala dun yung pangalan ninyo, ibig sabihin okay na po yun. Yung mga wala po dun yung pangalan ninyo, dalawa lang kasi, pag wala dun yung pangalan ninyo, maaaring tapos na kayo, alam nyo naman siguro kung nagpasa kayo, o wala kayong pinasa. So pwedeng pakicheck po yung platform. So pag meron kayong score, na-check ko po. Pag wala kayong score, wala kayong pinasa. Nakanyo? Or pag meron kayong pinasa pero walang score, maaaring may problema po yung inyong ipinasa. Kaya hindi ko po siya na-checkan. At pinost ko po yun sa FB group natin. Pakitignan na lang po kasi wala nagre-respond. At higit sa lahat, may napansin akong malaking kopyahan, napakalaking kopyahan sa inyo. Lagi ko itong pinapaalala na nagbabasa po ako ng gawa. Nakakalungkot kasi parehong-pareho talaga yung sagot. Alam ko, nakita ko na kung kanino siya galing. Siguro yung nagpakopya, yung kinopyahan, siguro pinost niya yung sa GC. Kasi ang daming nagpasa ng kapareho ng sagot niya. So, hindi ko alam, kaya nakakalam kung may totoong nangyayaring ganun. Pero yun yung teorya ko. So yung mga yon, iniimbestigahan ko po yon, tinitignan ko, syempre ayokong basta mag-desisyon. Pero kapag napatunayan ko na talagang kinopya yon, bagsak yung second quarter. Nakuha po ninyo. Kung kayo man yon, sana mali yung haka ko, pero pag napatunayan ko po na nagkopyahan kayo, iaharap ko po yun sa principal para sabihin, ito pong mga sudyanteng ito ay nagkopyahan at ibabagsak ko. Nako nyo, ibabagsak ko talaga kayo. Hindi 73. Ibabagsak ko kayo nang hindi kayo makakabawi. Bakit? Kasi binastos nyo ako. Binastos nyo ako. Baga, hindi naman sa personalan to, pero binilin ko sa inyo na ayoko na nagkukopyahan. At hindi yon patas para sa mga gumagawa ng tama. So, hindi lang lima eh. Yun yung nakakabigla. Hindi lang siya lima. Ang mahirap kasi sa platform, hindi magkakasama yung magkakamodule. Kaya nahihirapan akong tignan isa-isa. So, under investigation pa siya kasi madami. Kaya kung sasabihin ninyo na hindi ko kayo mauhuli, mauhuli ko kayo. Kung hindi ko kayo nahuli ngayon, mapalad kayo, pero huwag nyo na lang ulitin. Kasi pag sa susunod na huli ko kayo, yari kayo sa akin. Sinasabi ko to para hindi na maulit ha, kasi talagang masama loob ko, sa totoo lang, masama loob ko na grade 11 kayo, hindi ko alam, kanina ba masama loob ko sa nangopia o sa nagpakopia o pareho, kasi nag-e-effort ako magturo, tapos magkukopyahan lang kayo. Diba? Nag-effort ako magbasa kasi gusto ko i-appreciate yung inyong mga sagot. Pero nagkukopyahan lang kayo. Yun. Siguro kung face-to-face to pinagpupunit ko yung mga pinasa nyo. Kasi ganun talaga ginagawa ko pag kopyahan. Pinupunit ko. Kaya tapos sa basurahan. Eh, wala alaman digital basurahan. So, ibabagsak ko na lang po. Ha? Okay, mag-alala. Ipapatawag ko po yung mga magulang ninyo para ma-witness nila kung paano po kayo nagkopyahan. Iniimbestigahan ko na lang. Iniimbestigahan ko pa lang para iniipon ko lang lahat ng ebidensya ko para pag humarap ako at hinarap ko kayo, handa akong sumagot sa mga tanong ninyo kapag binagsak ko kayo. Kasi sukot ko lang, masama talaga yung loob ko sa ginawa ninyo. So, ulitin nyo pa yan. Gawin nyo pang siguro kung buong klase yan ako, sabay-sabay kayo. Kasi hindi talaga ako natuwa. Kung sa ibang subject nakalusot yan, hindi naman siguro gagawin niya kundi yan nakakalusot sa iba. Kung ginagawa niyo yun sa ibang subject, please huwag niyo pong gawin sa akin kasi hindi talaga yan makakalusot sa akin. Hindi ko papayagan yan. Kahit graduating pa kayo. Okay, sige, start na tayo. Nakikita po ba yung screen?
Sagot na lang kayo kasi wala po tayong chat box. Yes po, sir. Yes po. Okay. Sige po. Kasi hindi ko nakikita on my part. Kung nakikita ninyo, wala kasing copy dito. Okay. So pakiparating na lang ang aking galit sa mga kaklase ninyong wala dito. Kasi wala nag-comment. Wala, hindi ko alam kung nabasa nyo pa talaga. So, kaya sinasabi ko na sa inyo. Okay, siguro nagtataka kayo bakit module 5 yung nakikita nyo agad sa screen. So, kung dumalo kayo na nakaraang pagkikita, nabanggit ko sa inyo na ang subject na to ay nakapokus sa pagbabasa. Kasi pagbasa at pagsusuri nga. So, pagbasa ang pinaka madalas natin gagawin dito, maliban sa pagbabasa, upang mailapat o makita ko yung inyong natutuhan, ay magsusuri tayo ng iba't ibang teksto. Na, siyempre, kasama na din ganyong pagdana sa pagsulat ng mga tekstong mapapag-aralan natin. Yun nga lang, napili ko na tumalon tayo mula sa module 1 patungo sa module 5 kasi yung 2, 3, 4 ay pagtalakay na sa pagsulat ng mga teksto. At sa palagay ko, masyado pang maaga para pag-usapan natin yung teksto kasi hindi pa ninyo alam kung ano yung mga dapat taglayin ng isang teksto para maging maayos siya o para maging maganda. At sa module kasi, binibigyan lang kayo ng option sa anim na tekstong matatalakay natin, binibigyan lang kayo ng option na gumawa kayo ng isa na hindi ko masyadong gusto. Bakit? Kasi maaaring gawin nyo ay piliin nyo yung pinakamadali o piliin nyo lang yung alam ninyo. So, ang gusto ko ay mabigyan kayo ng pagkakataon na maranasang maisulat lahat yung anim. Kasi nakalagay kasi doon, pumili lang ng isa. So, hindi okay sa akin yun. Kasi, paano kung lahat kayo deskriptibo kasi madali? Diba? Paano kung lahat kayo naratibo kasi madali? So, dapat lahat yun maranasan ninyo. Para, kung hindi man kayo ganun kahusay magsulat, kahit pa paano pag natapos kayo sa subject na to, nadagdagan man lang kahit konti yung kaalaman natin sa pagsulat. So, kaya po tumalon tayo na module 5. Pag natapos na natin yung mga pangangailangan sa pagsulat, saka natin babalikan yung module 2, 3, 4 para doon sa actual o pagtalakay doon sa iba't ibang teksto bago tayo magsulat. So, yun po yung dahilan kaya tayo tumalon. Baka lang hindi nyo masundan kung bakit bigla tayo nag-module 5. So ito pong module 5 ay madadownload na sa ating e-learning platform. So mamaya ko na po ilalagay yung ating WHLP para makinig muna kayo sa ating pagtalakay. Okay. Sige, simulan na natin. Ang pamagat ng ating module 5 ay paggamit ng cohesive devices sa pagsulat ng sariling teksto. So, ang pag-uusapan muna natin, siguro bago tayo magsulat, ay kung ano yung mga dapat ninyong tandaan o dapat ninyong sa alang-alang pag tayo ay nagsusulat. Para pag nagsulat tayo, lahat yun mailalapat natin doon sa inyong gagawing teksto. Sa pagsulat ng teksto, mahalaga na ito ay magtaglay ng pagiging organisado at may kaisahan sa ideyang tinatalakay. So, napag-usapan natin sa module 1, di ba, na meron bang tekstong walang central na ideya? Meron bang teksto na walang kaisahan? Meron bang teksto na hindi organisado? Meron. Ang tawag po doon, magulo. Diba? Paliwanag ko na yung nakaraan. Merong ganon. Kasi may sumusulat ng ganon. Na yung teksto, natapos, pero wala tayong naintindihan kasi hindi niya na isaayos, hindi niya na plano kung ano yung mga dapat niyang maisaalang-alang sa pagsusulat. Kung ano yung una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Kaya napag-usapan natin sa module 1, yung pagbuo ng balangkas mula dun sa sentral na ideya, tapos paliliitin natin siya dun sa mga pantulong na ideya at mga detalye. Sana natandaan po ninyo yun. Pangalawa, pag-uusapan naman natin ay yung paggamit ng kohesyong gramatikal. Ang mga panandang kohesyong gramatikal na nagbibigay linaw at maayos na daloy na sa kaisipang inilalahad ng mayakda. So nakakatulong ito para kahit papaano magabayan tayo kung ano yung mga dapat nating gamitin pag gusto nating maging madaloy o pag tayo nagpapaliwanag ng mga konsepto sa loob ng ating teksto. So una po ay yung referential o pagpapatungkol. So ito ay nasaan yung panghalip na ginagamit para tumukoy o maging
maging referensya ng paksang pinag-uusapan. Yung panghalim ang isa sa mga siguro sa mga uri ng mga bahagi ng pananalita na hindi masyadong nabibigyan ng pagpapahalaga ng mga nagsusulat o mga ng mga mag-aaral. Or sa English yung pronoun, alam ko na mga Englishero kayo eh. So yung pronoun or panghalip, hindi yan masyadong pinapansin. Bakit? Kasi pag nagsusulat tayo, lagi nating ginagawa ay ganito. Halimbawa, si Rizal ang ating pambansang bayani. Si Rizal ang nagsulat ng Noli Metangere at El Filibusterismo. Si Rizal ay kilala sa pagiging inventor. Nakanya, tatlong beses ko na banggit yung Rizal. Pag nagpapasa kayo, hindi nyo masyado sinasang-alang-alang na parang paulit-ulit kung binabanggit yung salitang Rizal. Diba? Parang masakit sa tenga kung tutuusin. Pero hindi natin yun napapansin kasi nga nasanay na tayo na hindi tayo gumagamit ng panghalip. Pero sinasabi dito sa referensyal o pagpapatungkol na mahalaga yung paggamit ng panghalip para maging mabisa yung pagpapahayag natin sa teksto. Kasi una, pangit talaga pakinggan kapag paulit-ulit. Una, itong tinatawag na anapora o sulyap pabalik. Ito yung pinakakaraniwang paraan ng paggamit natin ng panghalip. Nauunang ginagamit ang pinatutungkol ang paksa bago ang pagpapatungkol o panghalip na ginamit. So, taas natin ang yan. So, halimbawa, sa huli, tunay na hindi na naisin pa. Nababasa niyo ba? Nabasa po ba? Sabay niyo ako magbasa. Pero huwag na kayo mag-on ng mic. Sa huli, tunay na hindi na naisin pa ng mga Filipino na maragdagan ang bilang ng mga taong pinasakitan ng pandemyang ito. Mangyari pa, higit natin na naisin ang makita ang bayang nagkakaisa para sa pagbangon ng sama-sama. Dapat nang mamahaba to. Okay. Tanong, ano po dito yung ginamit na panghalip? Alin po kaya dito yung ginamit na panghalip? Sige, tawag tayo ng pwedeng sumagot. Sige. Tingnan, Agent, pakitignan nga, alin kaya dito yung ginamit nating panghalip? Ayan natin. Eugene, narinig po ba ako? Baka hindi ako narinig eh. Hello? Guys, sagot po kayo kasi umuulan. Baka hindi pala ako narinig eh. Salta ko ng salta. Ano po ulit, sir? Malakas po kasi ulan, sir. Oo nga, malakas ng ulan kahit dito. So yun, ulitin ko na lang. Dito sa talatang binasa natin kanina, alin dito yung panghalip na ginamit bilang anapora? Natin, sir? Okay, natin. So yung natin bilang panghalip, alin kaya dito yung tinutukoy niya sa teksto? Doon sa talata. Alin dyan tinutukoy nung natin? Yung nakakaisa po, bayan nakakaisa, sir. Sino dito yung natin sa talatang binabasa? Sa talatang binasa natin. So, higit natin na naisin. Sino yung natin? Sige, tama yung sagot ni AJ na natin. No? Yun yung panghalip na ginamit sa anapora. Sige, tulungan mo, Gian. Tayong Pilipino. Okay, yung Pilipino ang tinutukoy nung natin. So yun yung sinasabi dito ng anapora na mahalaga yung paggamit ng panghalip kaysa ulitin natin yung salitang Pilipino. O kaysa sabihin dito na higit na nanaisin ng mga Pilipino. So, hindi niya na inulit, kundi ginamit niya na yung natin. So, natin, ibig sabihin pati yung manunulat kasama siya. O, kung hindi kasama, higit ninyo o nila yung kung hindi ka kasali sa usapan. Pero ipakita lang natin dito na
mahalaga yung paggamit ng panghalip para hindi maging paulit-ulit yung pagpapahayag natin ng paksang pinag-uusapan. Sa mga estudyante, madalas hindi ko to nakikita yung paggamit ng panghalip. Asahan ninyo, isa na yan sa papansinin ko kasi pinag-usapan na natin. Nasundan po ba? Nasundan? Kung hindi po ako marinig, malakas kasi ulan. Sinisilip ko lang kung gaano kalakas. Okay. Sige, bilisan na lang natin. Letter B ay yung katapora. So yung katapora o sulyap pasulong, nauunang ginagamit ang pagpapatungkol o panghalip bago ang pinatutungkol ang paksa. Ito hindi to karaniwan, hindi talaga to yung typical na paraan ng paggamit ng panghalip na nauuna muna yung panghalip bago yung pinag-uusapan o yung tinutukoy ng panghalip. So sa halimbawa natin, maraming nakapagsasabi na kaya nating ngumiti sa kabila ng problemang dumarating sa atin. Ito ang tatak Filipino. Ngayon, nabanggit na kanina kung ano yung ginamit nating panghalip. Ito yung natin tsaka Filipino. Diba? Natin tsaka Filipino. Yung ganitong ayos, yung ganitong kaayusan ng paglalahad, madalas ginagawa to kapag tayo nagtatanghal ng isang tao. Halimbawa, pag nagpapakilala ng isang panauhing pandangal, 'di ba? Madalas hinuhuli yung pangalan o inuuna muna yung mga natamo niya. Halimbawa, kung papakilala ko ang ating papakilala tayo ng isang guro, sabihin natin na ang ating tagapagsalita ngayong hapon ay isang guro. Siya ay nagtapos sa ganyan. Natapos niya, naisulat niya, diba? Nakamit niya. So laging panghalip pa lang. Tapos sa dulo, palakpakan natin si Binibining, ganyan. Tsaka lang babanggitin yung pangalan. So madalas, ginagamit yung katapora kapag nagtatanghal tayo ng isang bagay. Nagtatanghal tayo ng isang pangyayari. Nakuha pa natin, nahuhuli yung pinatutungkulan, nauuna yung panghalip. Itong nauna naman ay ito yung pinakakaraniwang paraan ng paggamit ng panghalip. Yung anapora, yung katapora naman ay pagpapakilala. Okay, pangalawa ay yung substitution o pagpapalit. Binibilisan ko na. Yung substitution o pagpapalit ay paggamit ng iba pang salita o terminong kasing kahulugan o kakonteksto na ipinapalit sa nauna sa halip na ulitin ang salita. So sinasabi nito na minsan, para maiwasan natin yung pag-uulit ng salita, naghahanap tayo o gumagamit tayo ng kasing kahulugan sa kasunod na bahagi ng teksto. Bawa, nasa isang talata tayo, talata na pag-usapan natin. Kung ginamit natin ang salitang ito sa unang pangungusap, sa pangalawang pangungusap, kasing kahulugan na lang yung gagamitin mo para hindi maulit yung paggamit ng salita. Pero nandun pa rin yung kahulugan. So, sa halimbawa natin, marami ng kalamidad at trahedya ang dumating sa atin. Taon-taon ay sinusubok ang tatag at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Sa kabila na nagaganap na pandemya, hindi tayo tumigil sa pagbabayanihan. Makikita sa iba't ibang paraan ang ginagawa ng iilan para makatulong sa mga nangangailangan. So yun yung halimbawang talata natin. Tanong, alin kaya dito yung salitang nabanggit na naulit yung kahulugan niya pero iba yung salita? Ulitin ko ha. Alin kaya dito yung mga yung salita na nabanggit sa unahan ng teksto na meron siyang kasing kahulugan sa huling bahagi ng teksto o vice versa. Sa huli, sa unahan o sa unahan, sa huli. Itawag tayo ng pwede kayang magbahagi. Ipasahin nyo muna. Pwede mo bang ibahagi ang ideya mo, Victor? Ano sa tingin mo? Victor? Uy, nangyari na wala. Nawala si Victor. si Aaron.
Aaron James Quijano. Uy, balik. Aaron, anong sa tingin mo? Sir? Ano sa tingin mo yung salita dito na nabanggit sa unahan, tapos meron siyang kasing kahulugan na salita sa huling bahagi ng talata na binasa natin? Alam po yung naulit na salita, sir? Oo. Hindi man naulit mismo, pero meron siyang kasing kahulugan sa huling bahagi ng talata. Alam po yung... Pansinin mo na lang yung naka-bold yan, yung naka yung makapal na sulat. Pangit pakinggan yung bold eh. Yung makakapal na sulat. Meron bang yung mga naka-bold na yan o mga makakapal na sulat na yan, meron ba siyang katulad na kahulugan sa iba pang bahagi ng talata? O kayang kalamidad at trahedya. Meron pa ba siyang iba pang kasing kahulugan sa loob? Meron? Pandemya po, sir. Okay, tama. So, tama yung nabanggit ni Aaron. Yung pandemya... Aaron? Sino ba nagsalita? Si Aaron, no? Victor po ako, sir. Ay, ikaw po. Si Victor ba yung nagsalita? Sorry naman. Opo, sir. Sorry. Victor, sorry. Sabi ni Victor, yung kalamidad at pandemya ay magkasing kahulugan. Tama yon. Bagaman yung kalamidad at trahedya talaga, magkasing kahulugan na din yon. Pero sa iba kasi, pinagpapakahulugan nila yung kalamidad, natural. Ang trahedya ay either of the two. Pwedeng man-made, pwedeng aksidente. Diba? Pwede siyang ganon. At yung pandemya ay maaaring kasing kahulugan nung kalamidad. Diba? O maaaring halimbawa ng kalamidad. So kaysa banggitin ulit na sa kabila ng nagaganap na kalamidad, ginamit niya na yung pandemya. So may dalawang parehong kahulugan, dalawang magkaibang salta na pareho yung kahulugan na ginagamit sa loob ng isang talata. So pwede natin gawin niya kaysa banggitin natin yung salita ng paulit-ulit. Kasi hindi maganda yung dating nun sa isang nagsusulat, ha? Hindi maganda yung dating sa isang nagsusulat kung ang kanyang ginagamit na salita ay paulit-ulit. Maaaring maging dating nito ay limitado lang yung bokabularyo na alam mo. Kumbaga yun lang yung baon mong salita. Kulang ka sa baon. Sunod ay yung pagbabayanihan. Alin kaya dito yung sa tingin natin ay pwedeng maging kasing kahulugan ng pagbabayanihan sa iba pang bahagi ng talata? Sige, Gian. Pagkakaisa. Okay, mahusay. So, sabi ni Gian, kasing kahulugan ng pagbabayanihan ay pagkakaisa. Okay, so banggitin mo sa dulo na pagkakaisa ulit, ginamit na termino ay pagbabayanihan. Ayan, tama yung inyong napansin. Kanya lang sa paliwanag dito, ang pinansin niya ay pagbabayanihan tsaka makatulong. Pero sa akin, mas pabor ako doon sa naging sagot na yung pagbabayanihan at pagkakaisa ay mas magkasing kahulugan, mas malapit sila. Kasi ang konsepto talaga ng bayanihan ay bubuhatin mo yung bahay mula dito punta sa kapila. Bahay na kahoy, ha? So hindi mo siya kayang gawin mag-isa. At ang pagkakaisa ay hindi rin nagaganap ng mag-isa. Pwedeng nakikipagkaisa ka sa sarili mo. Diba? So ang pagkakaisa, laging madami. At ang bayanihan, laging madami. Kaya malapit yung kahulugan nila sa isa't isa. So sa pagsulat, mahalaga na gumagamit tayo ng mga salitang magkakasing kahulugan para maiwasan natin yung pag-uulit ng mga termino. O lalo na kung tayo nagpapakita ng pagpapasilhi ng sitwasyon. Siyempre, kung mas masilhi yung sitwasyon, gagamit tayo ng iba pang mga salita na mas mabigat yung kahulugan. Halimbawa, nagtampo, nagdamdam, nagtampo, nagalit, napuot. Diba? Yung mga yon halos magkakalapit yung kahulugan. Diba? Katulad lang din yung substitution. Halos magkakalapit yung kahulugan na, pero kung titignan natin yung klino na siyang ginagawa niyo dahil sa junior high school, mayroong level, di ba? Yung nagdamdam, pwedeng mas mababa siya sa tampo. Pero totoo, halos pareho yon. Nagdamdam, nagtampo, yung galit, mas mabigat yun kaysa sa tampo, di ba? At yung puot, mas mabigat yun sa galit. Kumbaga yung puot,
siguro nanonood na yun sa hanggang sa kaibuturan ng taong galit, di ba? Kumpara dun sa simpleng galit. So yun yung sinasabi natin na mahalaga yung maalam tayo dun sa mga magkakasing kahulugan para maiwasan natin na maging paulit-ulit yung mga salitang ginagamit natin. Sa karanasan ko sa pagbabasa ng mga pinagsusulat ng mga ninyo sa mga nagpasa, minsan nakikita ko na no na may nagpasa pa nga ng Taglish. Although sabi ko nga sa komunikasyon, ang Taglish ay bahagi ng tinatawag nating Pilipino, 'di ba? Napag-usapan natin 'yon. Pero pag babatay naman natin yung antas ng wika, hindi angkop yung paggamit ng Taglish kasi formal ang na wika ang ginagamit sa paaralan, 'di ba? Nakikita ko yung kakulangan sa bokabularyo. Ayun. Magbasa po tayo. Pangalawa, napakalimitado ninyo sumagot. Eh minsan ang ginagawa ko kasi 60 points yung isang module, 60 points. Kasi yung isang bahagi, ang tipid niyo sumagot. Ayun. Siguro kasi nalilimitahan kayo sa gamit ng salita. Ayun. Minsan kahit kumpleto kayo, minsan mababoy na bibigay ko ang marka. Kasi hindi ko makita na, baka di lang nagbasa, o baka, ang tanong ay, ang sabi ay gumawa ng sanaysay. Gumawa ng sanaysay, kasi ang sanaysay isang talata lang. Minsan ka, isang pangungusap lang eh. Nasaan ang hustisya doon? Ayun, sana makatulong itong mga pinag-aaralan natin para sa susunod, pag gumawa tayo, humaba naman ng konti. Madagdagan naman. Sunod ay yung ellipsis o pagkakaltas. Medyo iba lang yung pinag-uusapan dito sa module. Ay, sa totoong gamit ng ellipsis. Yung totoong gamit ng ellipsis, mas magagamit ito sa practical research. Yung ellipsis, kinakaltas natin yung ilang mga salitang hindi masyadong mahalaga para mabigyan natin ng pansin yung mga bahagi na mahalaga. Kuha natin. Na, halimbawa, ang madalas ginagamit ito kapag tayo ay sumisipi or nagko-quote in English, kumukuha tayo ng pahayag mula sa ibang tao at gagamitin natin siya para dun sa ating pinapahayag. Minsan, hindi nagja-jive yung buong pahayag. Hindi natin kailangan yung buong pahayag. Minsan, isang linya lang. Diba? Isang linya lang. So, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng ellipsis. Yung ellipsis ay nire-represent o binibigyan natin ng tumbas bilang tatlong tundok. 1, 2, 3. Ibig sabihin nun, meron kayong inalis na salita. May pumapasok. Meron kayong inalis na salita o meron pa siyang kadugtong pero hindi nyo lang nilagay. Kasi ang madalas na rason doon ay hindi naman siya masyadong mahalaga. So, kung gagamitin natin halimbawa, itong halimbawa dito sa bilang dalawa, doon sinasabi ko. Halimbawa, gagamitin ko siya, pwede kong gawin ganito. Kaysa sabihin kong marami ng kalamidad, dapat nang namahaba ito. Marami ng kalamidad at trahedya ang dumating sa atin. Taon-taon ay sinusubok ang tatag at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Tapos, pwede natin siyang sipiin sa ganitong, pag sinipin natin siya o kinuha mo siya, mahalaga lang sasabihin mo kung saan siya nanggaling. Halimbawa, sinabi ni, sino bang writer nito? Wait lang, tingnan ko lang kung sinong writer. Halimbawa, sinabi ni Di Mailig 2020 na sa pahayag ni Mailig 2020, tasang natin, marami ng kalamidad at trahedya ang sumubok sa tatag at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Same lang naman, di ba? Same lang yung kahulugan. Pero ang pagsulat nun, marami ng kalamidad at trahedya. 1, 2, 3. Ang sumubok sa tatag at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Nakuha natin ito. Medyo napihit lang yung dalawang salita. Nagpalit lang yung sinusubok at yung ang. So, ibig sabihin lang nun, pag nakita yun ng isang tao, meron talaga siyang nasa gitna
inalis nyo lang siya para mabigyan ninyo ng highlight yung dalawang bahagi na kinuha ninyo. So, pwede po yun. Ginagamit siya kapag sumisipi tayo. Pag hindi ka sumisipi at gumamit ka niyan, hindi ko alam kung bakit. Nadalas kasi ginagamit nyo lang yan kapag nag-mestag yung chat kayo para maganda tignan. No? Pero ang gamit talaga niyan ay kapag sumisipi or nagko-quote. Pag kumuha kayo ng quotes mula sa pahayag ng isang tao ang hindi magmahal sa kanyang salita, diba? Ay mahigit sa hayop at malansang isda. Ganon. Pag pinaikli natin yon, ang hirap pa i-clean kasi ang i-clean eh, no? Ba ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Kaya marapat pagyamaning kusa ang buhat sa inang tunay na nagpala. Yun yung buong ano na eh, buong taludtod no, nung sa aking mga kabata. So sasabihin natin, ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. 1, 2, 3. Dapat hindi yun period. Dapat may ellipsis yun. 1, 2, 3. Bakit? Kasi may kadugtong pa siya eh. May kadugtong yun. Kaya dapat may ellipsis yun. Pero dahil hindi naman lahat ng tao ay marunong gumamit ng ellipsis, nilalagay doon period. Nakanya, nilalagay yung period. Mas magagamit nyo to kapag kayo nagsulat na sa practical research. Sa atin, halimbawa, saan natin to pwedeng gamitin itong ellipsis pag nagsulat tayo? Kung nagsulat tayo ng tekstong informatibo, ito nagsulat tayo ng tekstong informatibo, konting ano lang, ideya lang. Pag naglalahat tayo ng impormasyon, dapat yung impormasyon hindi galing sa atin, hindi galing sa sarili nating opinion, kundi base dun sa mga nabasa natin at mga pag-aaral na nakuha natin. So kapag sumisipi tayo, pwede natin gamitin yung ellipsis kaysa kunin natin yung buong talata. Kunin natin buong ba, kailangan mo lang isang sentence. Sinabi ni Pedro, isang buong talata yun. Yung sinabi niya, isang buong talata. So para hindi mo nakunin yung isang buong talata, lagyan mo ng ellipsis. Napatunay na meron pa siyang nasa unahan pero hindi mo na lang siya kinuha kasi papahaba lang. Nagets po? Nakuha po ba yung gamit ng ellipsis? Raise hand nga kung nakuha yung gamit ng ellipsis. Siguro lilinawin pa natin itong gamit na ito kapag nandun na tayo sa actual na pagsulat. Na hindi ba nasundan ng iba yung gamit ng ellipsis? Buti lang nakagets yung ellipsis. Sige, linawin natin yan pagdating sa actual na pagsulat. Siguro mas magiging mabisa sa pagsusulat natin yan, inalimbawa. So, sa pangugnay, ito ay bahagi ng panalita na nag-uugnay o nagdurugtong sa salita o sugnay o pangusap gaya ng pangatnik. Nakakabitin lang yung pagtalakay dito kasi wala siyang binigay ng mga halimbawa. Pero napaka-importante na gumagamit tayo ng mga pangugnay o mga pangatnik. Pinag-aralan nyo naman yan yung junior high school, yung paggamit ng at, pag nagdudugtong tayo ng dalawang tambalan, paggamit natin ng mga habang, kung magkasabay na nangyayari, paggamit natin ng subalit, kung kumukontra tayo, kung magkasalungat yung unang bahagi, yung sugnay na nakapag-iisa sa sugnay na di nakapag-iisa, o para di masyadong jargon, yung unang bahagi tsaka pangalawang bahagi, magkaiba sila na sinasabi. Bawa, matalino sana siya, subalit, hindi maganda ang kanyang ugali. So, nakuha niyo, may positive, may negative. So, mahalaga yung paggamit ng mga ganon na hindi ko masyado nakikita sa gawa ninyo. So, subalit, ngunit, datapwat. Yung subalit, ngunit, datapwat, pareho lang po na meaning yun. Magkakasing kaulogan lang yun. Bawa, matalino sana siya, datapwat, hindi maganda ang kanyang ugali. Matalino sana siya, ngunit hindi maganda ang kanyang ugali. Matalino sana siya, subalit, hindi maganda ang kanyang ugali. Matalino sana siya, pero hindi maganda ang kanyang ugali. So, pwede kayong mamili doon. Maraming silang magkakasing kahulugan na nagpapakita ng kontrahan ng positibo at negatibo. Yung habang ginagamit naman siya kapag magkasabay na nangyari ang dalawang bagay. Halimbawa, nanonood siya habang nakikinig sa kanyang klase. Okay. May ginagawa at may ginagawa ng magkasabay. Naka niya, magkasabay siya. So, dapat makita yun sa mga sinusulat ninyo. Sabi nga, dapat pinapractice natin o para makuha natin yung
paggamit ng mga salita, dapat palagi natin siyang ginagamit. So subukan natin gamitin, sana makita ko yung paggamit ninyo ng pero, subalit, datapwat, tsaka ngunit sa mga sagot ninyo, para maiba lang, maiba lang. Siguro magbabahagi ako ng ilistahan ng mga pang-ugnay na pwede nyong gamitin para kapag nagsulat tayo, eh may meron kayong maraming option, maraming pagpipilian sa inyong gagamitin para sa inyong pagsulat. So mamaya natin ibahagi kung anong dito yung sasagutan ninyo. Dito naman tayo sa module 6. Itong module 6, madali lang to. Sinasabi lang nitong module 6 na paano tayo mangangalap ng impormasyon. Pero ang pinag-uusapan dito ay pananaliksik. So inalapat na lang natin na paano tayo mangangalap ng impormasyon pag magsusulat tayo ng isang teksto. Ganun na lang. Kasi yung pananaliksik, medyo mahabang usapin yan. Eh. Kung halimbawa, magsusulat tayo ng sanaysay na nakakalungkot, walang makoti lang yung gumawa ng IPT, meron ako nakita mga magagandang gawa, kaya lang, isa lang yung sanggunian nila. Isa lang yung parang naging reaction video yung iba. Okay lang naman siya. Kaya lang, minsan kasi hindi sapat yung isang batayan lang para mapatunayan yung pinanindigan natin. Mas madami, mas maganda. Mas mapagkakatiwalaan, mas maganda. So, pag-usapan natin, paano ba mamili o paano mangalap ng impormasyon sa internet o sa iba pang pwede natin mapagkuhaan. So, pangalap ng datos sa pananaliksik, wait lang, may pumasok eh. Ay may tuturing na pinakamahalaga sa anumang uri ng pananaliksik. Ito ay dahil sa kung walang mga datos, wala rin proyektong isa sa katuparan. So mahalaga yung pangangalap ng datos kasi kung wala kang datos, wala kang may susulat. So katulad lang din ng sagot ninyo sa mga modules, pag wala kayong nabasa, wala kayong may sasagot. Pero minsan may sagot kayo. So pag nagbabasa kayo, ay pag nagsasagot kayo nang hindi kayo nagbasa, nakakasagot kayo pero yun nga, medyo malayo. Medyo iba yung pinag-uusapan. May kinoment nga ako na nakakalata kung hindi ka nagbasa. May ginanon akong kinomentan kasi sobrang layo. Parang marikina tapos kubaw yung sagot niya. Parang ganon. Kasi napaka-importante yung pangangalap ng datos. Kahit ito simpleng pagbabasa lang ng module na pinapasagot sa inyo. Kaya't nararapat ang sistematikong pamamaraan ng pangangalap ng datos ayon sa isinasagawang pananaliksik o sa pagsulat ng kahit anong, hindi lang pananaliksik ha, pagsulat ng kahit anong isusulat natin, importante yung pangangalap ng datos. Katumbas ng pagpili ng metodolohiya sa pagsisiyasat ang pangangalap ng datos. So, basahin ang ilang hakbang sa pangangalap ng datos. Yung iba dito kasi hindi ko pwedeng i-detalye kasi yan yung pag-uusapan nyo sa Practical Research 1. O siguro baka napag-uusapan nyo na. May subject kayo Practical Research 1, no? Tama ba ako? Tama ba? May subject kayo ngayon? Opo, sir. Yun. So, si Mom Senado yung teacher nyo doon. So, hindi ko detalyehin kasi pag-uusapan yun doon. So, siguro pag-usapan natin dito, paano siya gagawin pag kayo ay magsusulat ng sanaysay. So, hakbang sa pangangalap ng datos. Una, maganda sa pangongolekta ng datos. Dapat ihanda ang mga instrumento gagamitin tulad ng survey. Pero sa research yun, sa atin siguro mga tanong lang. Mga tanong at iba pang kagamitan at nagiging komprehensibo at epektibo ang paghahanda na nagsisimula sa mabisang pagmamasid at observasyon. So kapag magsusulat tayo ng sanaysay, importante na mag-isip kayo ano ba yung mga bagay na gusto nyong sagutin. Ano ba yung gusto nyong malaman? O ano ba yung mga gusto nyong ilagay? Yun muna yung buuin ninyo bago kayo bumira ng bumira sa pagsusulat. Kasi makakatulong yun para mailinya ninyo, nabanggit ko rito sa module 1 nakaraan, na para mailinya ninyo yung paglalahat ninyo ng mga datos. At pag naghanap din kayo sa internet, alam ninyo kung ano yung dapat ninyong makita para hindi kayo nag-uubos ng oras sa pagbabasa ng lahat na nakikita nyo doon. Kasi di ba minsan pag nag-type kayo, bawa ang topic ay tungkol sa napapanahong issue. Na-type yun, napapanahong issue. Eh, ang dami. Pero kung alam na ninyo, halimbawa, gusto ko pag-usapan ay trolling. Internet trolling. Ano bang gusto ko malaman sa trolling? Dilista ko yon. Lista mo muna yung gusto mo maging tanong para alam mo kung ano yung hahanapin mo. Pangalawa, tiyakin ang hangganan ng kinakailangang datos na angkop sa disenyo ng pananaliksik.
minsan nagiging problema din yung sobrang dami ng impormasyon. Bukod, mas mahirap yung konti, syempre. Pag konti impormasyon, fixed yun. Napakahirap nun pag konti lang. Pero problema din yung madaming impormasyon. Bakit? Minsan, sa sobrang dami ng impormasyon, hindi mo na alam kung alin doon yung gagamitin mo o alin doon yung isusulat mo. Kaya mahalaga yung pagtatakda ng hangganan o limitations. Sa research ninyo, meron kayong tinatawaging scope and delimitation. Hanggang saan lang yung pag-aaral kasi hindi pwedeng hindi natatapos. Diba? Sa naisay, ganun din. Magtakda kayo ng hangganan lang na pag-uusapan ninyo. So, kaya mahalaga, isulat ninyo. Ano ba yung, ano ba dapat yung makita ko sa, una kong makita yung informasyon. Ano yung pangalawa, pangatlo. Paano ko kaya siya tatapusin? Dapat ilagay mo yun doon. Dapat takaplano yan. Para meron tayong hangganan, hindi walang katapusan. So, minsan kasi pag sobrang daming information, ano, maikli yung nasusulat kasi hindi naman niya alam paano niya gagamitin yung dami na information na yun. Pag information overload, sa sobrang overload, wala tuloy na isulat. Tiyaking nasa tamang timing o tiyempo ang pangangalap ng datos. Siguro ito ay pag-usapin ng pag-i-interview. May mga pagkakataon na pag tayo ay nagsulat, hihingin ko na mag-interview kayo. Hihingin ko na mag-interview kayo para kasi madaling magsulat tungkol sa sarili. So wala nang challenge yon. Kaya ang gagawin ko, eh, kailangan yung kumapanayam o mag-interview ng isang tao. At yung pangunguha ng datos doon ay hindi pwedeng ambush na bibiglain nyo yung tao, lulusubin ninyo, naglalakad, haharangin ninyo. Hindi pwedeng ganon. Bakit? Kasi sa prinsipyo ng saliksika, pag ginawa mong ambush ang interview, sasagutin ka lang niya ng mema. O pipilitin niyang matapos agad ang iyong tanong sa pinakamabilis na oras o pinakamabilis na paraan na pwede. Naka nyo, kung pwede kanya sagutin ng oo o hindi, sasagutin ka niya ng oo o hindi. Para lang matapos ka na. Kaya hindi pwedeng kahit anong oras. Dapat may tamang tempo para mabigay niya sa'yo yung pinakamahusay na sagot. Baka mamaya kasi nagmamadali siya, eh ikaw, ang kulit mo. So sasagutin ka niya, hindi ko alam. Pero alam niya talaga. Nakuha niyo? So dapat tama, angkop ang pagkakataon gaya ng magkatagpong oras at kondisyon ng mananaliksik at kukunan ng datos. So dapat sumasang-ayon din yung kakapanayamin sa oras. Hindi dapat oras mo, kundi oras niya. Kasi siya yung pagkukuhaan mo ng impormasyon. So, tandaan po yan pag kayo ay gumawa ng... Pag nagsulat na tayo, at pag nagsaliksik na din kayo. Excuse me. Pangapat, magtakda sa sarili ng pagkukuhaan ng datos kung ano lamang ang makatutulong at kailangan sa pananaliksik. So, isa sa mahalagang issue pag nagsasaliksik, eh, saan kinuha yung mga impormasyon? Saan ang gagaling yung mga impormasyon? Kailangan natin magtakda alin lang yung dapat kong kukuhaan at alin yung hindi ko dapat kuhaan. Sa akin, bilang guro sa Pilipino at sa saliksik, eh, siguro, iwasan natin yung mga answers-answers, no? Yung mga wiki answer, Google answer, at kung ano-ano pang mga answers na yan, iwasan yan. Bakit? Kasi, ang impormasyon ay nanggagaling sa malawak na sources at hindi lahat ay may karapatang magbigay ng opinion tungkol sa issue. Hindi lahat ng tao ay, kahit sinasabi natin ang lahat ng tao ay entitled for their own opinions, pero hindi lahat ng opinion ay tama. Mali yung sinasabing walang maling opinion. Merong maling opinion. Meron. Kaya hindi dapat lahat ay tatanggapin ninyo, lalo na kung galing sa answers-answers. Titignan natin una yung kredibilidad doon nagsasalita. Kredibilidad doon nagsasalita. Kung lahat ay pwedeng magsalita, nakakatakot yun. Bakit? Lahat ay pwedeng magbahagi, nakakatakot yun. Bakit? Kasi, paano kung halimbawa, ang isang engineer, nag-recommenda siya ng gamot sa COVID, maniniwala ka ba? Eh pa syempre hindi. Hindi ka maniniwala kasi hindi naman siya doktor. Kaya dapat maging mapili tayo sa pagkukunan natin ng impormasyon. Ang minumungkahi ko, iwasan din yung Wikipedia kasi may word doon na edit. Pwede nyo siyang baguhin. Pwede mong baguhin yung impormasyon. Pwede mong lukulukuhin yung impormasyon. Pero huwag nyo na subukan. Iwasan din yung mga blog. Mga video blog o blog as in letter B.
vlog na written or video vlog, iwasan siya kasi kahit sikat yung mga vloggers na yan, which is nakakaramihan sa mga nagbibigay ng gumagawa ng vlog, eh, hindi naman talaga informative. Entertaining but not informative. Yan ang madalas ko nakikita doon. Iwasan natin kumuha ng palagay nila kasi tingnan natin, ito bang taong to ang kanyang sinasabi ay mula sa isang batayan o nagkukomento siya ng sa kanyang ganang sarili nang wala siyang binasa o sinusundang pananaw. Importante yon. Kasi kung wala lang, makamaligaw tayo. At kung magsusulat kayo at siya magiging batayan ninyo, ililigaw din ninyo yung magiging mambabasa ninyo. Kaya iwasan yon. Ang pinumungkahi kung basahin ninyo ay mga journal, mga research journal, mga balita mula sa mapagkakatiwalaang sources. Kasi may mga fake news, di ba? Siguro mga mahalagay mainstream media, mga mapagkakatiwalaang dyaryo, mga mapagkakatiwalaang magazine, ano ba ba? Mga libro na na-publish. Bakit mahalaga yung mga libro na na-publish? Kasi yung mga libro, bago yung mailabas, dumadaan niya sa mga editors. Nasusuri yan na nasasala yan bago yan lumabas. Hindi gaya ng vlog, dahil sila lang naman ang gumawa, no? Walang sasala, walang magpa-fact-check dyan kung tama ba yung pinagsasabi niya. O sa blog, B-L-O-G, kahit sino pwedeng maglagay doon nang walang magsasala kung tama o mali yung kanyang inilahan. So, iwasan yun. Iwasan yung mga ganon. Sa mga nagpasa ng mga sanaysay, madalas yun yung nakikita kong sources ninyo. Okay lang, kasi hindi naman natin napag-usapan yon. Pero next time, sa susunod na pagkakataon, iwasan po yung mga ganon. Ngayon, kung halimbawa, ang gusto nyong kunan ng vlog ay isang profesor. Bawa, sir, paano kung halimbawa yung isang profesor nagpaliwanag siya tungkol sa ganitong pangyayari? Yun, titimbangin na natin siya. Pwede siya, kasi profesor siya eh. Baga, credible na tao siya. Bawa, doktor, nagpaliwanag sa ganitong issue tungkol sa sakit. Mayroong 50-50 chance na tama siya. Kasi doktor siya eh. Yun nga lang, hindi published yung hindi dumaan sa editor yung kanyang gawa. So doon na natin titimbangin. Niya. Kaya mahalaga din yung pagbabasa. Sana sa susunod, maging mapili tayo sa pagkuha ng sanggunian, pagpili ng mga pagbabatayan natin. Kasi magiging question din yung sa credibility natin. So, bawa, wala, ang kanyang sources, CTTO. Nahinabasa kong ganun eh. Ang nilagay niya sa sanggunian, CTTO. Sabi ko, grabe CTTO, credits to the owner. Iniiwasan yung paggamit ng ganon kasi masyadong playing safe. So, well, hindi maganda yung CTTO. Halata tuloy na sa'yo. Siguro mahilig to mag-Facebook. Hindi marunong ng tamang attribution. So, maging maayos sa pagkipag-ugnay. Yung attribution para, sir, ano yung sinasabi yung attribution? Pag ayaan ko na yung PR na magturo sa inyo ng APA format. Pero sa akin lang, hindi masyadong mahalaga yung attribution. Ang mahalaga, kahit link nga lang, okay lang. Basta maging tama lang tayo pag nagsulat na tayo. Napag-uusapan natin pag nandun na tayo. So, maging maayos sa pakikipagnayan sa mga taong pagkukunan ng datos. Walang pinakamainam at pinaka-epektibong metodolohiya sa pangangalap ng datos na akma sa lahat ng pananaliksik. Kailangan tumugong sa pagpili ng metodolohiya sa pangangalap ng datos sa mga tanong sa uri ng pananaliksik na nais bigyang kahulugan. Kasagutan. Kung research sa pag-uusapan natin, medyo mahirap talaga kasi may quanti, may qualitative, may phenomenological, may historical, maraming klase ng saliksik. Pero pag-uusapan natin ay teksto, bawat teksto kasi magkakaiba ng kailangan. Magkakaiba tayo ng pwedeng itanong. Kung ito ay, ang teksto ba, kailangan ba niya yung impormasyon? Impormasyon na katanggap-tanggap o valid information? Kailangan ba niya ay isang paglalarawan? Kailangan ba niya ay isang kwento? Kailangan ba niya ang opinion mo? Kailangan ba niya ay mga hakbang? Kailangan ba niya ay yung paninindigan? So, depende ito. Depende yung pagtatanong mo o paghahanap mo ng impormasyon sa kung ano yung intention ng isusulat mo. Nakuha po natin. Kasi kung ano yung magiging intention ng teksto, dun tayo
babase na magiging paraan ng pagtatanong natin. So yun po yung paraan ng pangangalap ng datos. So sir, ano pong gagawin namin? So ang gagawin po ninyo, so, nag-start tayo kanina ng 140. So, ang gagawin po natin dito ay yung karagdagang gawain, sorry, ito pala, karagdagang gawain bilang isa, number one lang po, sumulat ng 10 paraang maaaring makapagbigay ng positibong pananaw sa taong nasa loob ng tahanan sa panahon ngayon. So, mas maganda kung kukuha kayo ng ilang mga mapagkakatiwalang babasahin kasi para mailapat ninyo yung ellipsis. Gamitin ang panandang kohesyong gramatikal para sa mapatungkulan ang lahat ng tao sa loob ng inyong tahanan. So, gamitin po itong mga napag-usapan natin kanina. Nagtaas ng kamay si... Sino ba yung nagtaas ng kamay? Nawala eh. Pwede po mag-open ng mic kung sino po yung nagtaas ng kamay? May tanong po ba? Victor, ko ba yon? Sir, opo sir. Sir, kailan po deadline yan? Okay, buti pinag-nabanggit mo yung deadline. Sige, mamaya sasabihin ko. Sige, mamaya ako na muna sagutin ha. Tandaan po sa karagdagang gawain, bilang isa lamang po ang sasagutin. Huwag mo masyado masipag. Bilang isa lang po yung sasagutin. Dito sa Module 6, ito po ang ating gagawin. Ito, isagawa. Sumulat ka ng isang maikling talata. Siya lang hinihingi ng module, isang talata lang. Pero hinihiling ko na lumampas kayo doon. Sumulat ka ng isang maikling talata tungkol sa usapin o panukalang pagtatanggal o pagtanggal ng asignaturang Filipino sa kolehiyo. Siguraduhin na ang iyong susulat ay naglalaman ng mahalagang datos upang maging maayos at makabuluhan ang paglalahat. Gawin gabay ang pagsulat ng rubric sa bahagi ng pagyamanin. So basahin nyo na lang po yung rubric. So dito, bubuo kayo ng isang maikling maikling talata, pero hinihiling ko na humigit pa kayo sa isa, sana, para mas may paliwanag ninyo yung inyong mga ideya tungkol dito sa paksang nabanggit. Hinihiling ko rin na magsaliksik kayo tungkol dito. Magbasa-basa po kayo ng mapagkakatiwalaang sources. Mapagkakatiwalaang sources. So, balik tayo dun sa tanong na, Sir, kailan po ang deadline? So, ganito po ang ating magiging malaking pagbabago sa deadline. Napansin ko kasi na karamihan sa inyo nagpasa ng module 1 February na. Nakakalungkot 'yon kasi ang tagal ni. Ganito po ang gagawin ko. Ang module 1 ay i-check ko sa Sabado. Ang ganoon na po gagawin ko lagi. Lagi ako mag-check ng module ng Sabado. At ako ang ugali ko po kaya nitong nakaraang second quarter, inipon ko muna lahat ng module kasi kapag ako nag-check na hindi ko na po binabalikan. So kung nagpasa ka ng late, bahala ka sa buhay mo. Ganun ako. So hindi ko siya chine-checkan kasi mayayamot lang ako kapag nagpasa ka ng late, hindi ko yan chine-checkan. Kaya hindi ko siya ginawa. Pero this time, ngayong semestering ito, mag-check po ako kada Sabado ng module. At kung sino lang yung ma-checkan ko sa Sabado ng module 1, ang module 1 last week pa natin pinag-usapan yan. Kung sino lang po yung ma-checkan ko sa Sabado, yun lang. Kasi yung humabol kayo pagkatapos ng module ng Sabado, wala na sa akin yon. Hindi ko na yan papansinin. Maliwanag po. Yun po ang deadline. So ang deadline nito ay sa susunod pa na Sabado. Next Saturday pa. Mahaba, di ba? Halos humigit isang linggo pa ang pagitan. Siguro naman magagawa nyo to kahit 2 oras lang. Di ba? Pagtapos ito, gawin nyo agad. Kaya nyo gawin yan agad. At panghuli, huli kong paalala, huwag po kayong gagawa ng bahaging hindi ko po pinapagawa. Kasi ang hirap niyang checkan. Magiging unfair ako kung bibigyan ko kayo ng puntos sa bahaging sinagutan nyo pero hindi ko naman sinabi. Halimbawa, sinasagot nyo lang lagi dito, tuklasin, kasi napakadali. Ang iba na pinapasa, subukin lang o kaya itong tuklasin, balikan. Unfair yon. Pag chinekan ko siya at binigyan ko siya ng puntos, nakapantay ng mga sumunod sa tama kong sinabi. So please, huwag po kayo maggagawa ng bahagi na hindi ko po pinapagawa para maiwasan po na hindi ko kayo mabigyan ng puntos. Kasi meron akong hindi binigyan ng grade. Ang comment ko, mali ang bahaging ginawa. So sayang yung effort. Ibang haba-haba, tapos mali naman yung pinasa. Sayang lang. So yun po. Yun po yung aking mahalagang paalala. Yung weekly home learning plan ay ipopost ko pagkatapos ng ating pag-uusap ngayong hapon na ito.
So, may katanungan po ba? Wala na. Ayun, may tanong, wala nang tanong sa AJ. Baka may tanong po yung iba? Tanong. Wala na. Kung wala na pong tanong, may tanong si Gian. Sir, linawin ko lang po sa Module 6. Ano yung sa may talata po yun, di ba? Sa Module 6, isagawa. Isagawa po ang gagawin. Ipopost ko din yung weekly home learning plan para magabayan kayo. Sige po, sir. Pero, yun, sasabihin ko na rin para masagot yung iyong tanong. Isagawa po. Saan ba yun? Okay. Module 6. Ayun. Isagawa. Yun. Susulat tayo ng isang talata o sana higit pa tungkol sa panukalang pagtanggal ng asignaturang Pilipino sa kolehiyo. Sa Module 5 naman, karagdagang gawain, number 1 lang po. Kasi dalawa yung number na nandun. I think isa lang sila. Salamat. Sana nasagot ko yung tanong. Okay, kung wala nang tanong, baka pwede mag-on-cam muna tayo saglit para mag-picture lang. On-cam muna kayo, please. On-cam naman tayo para mapicturean ko lang kayo. I-share ko lang inakikita ko para malaman nyo bakit ko kayo pinapa-on-cam. Yan. Ako po tayo eh. Yan, sige, on-cam lang tayo para ako po tayo. Okay, pipicturean ko lang ha, wait. Below yung aking pang-screen chat. Ay, ready? Picture tayo. Okay, 1, 2, 3. Smile. Okay. So, yun. Salamat po sa mga nag-on-cam. Sana next time maraming po mag-on-cam. Yan, salamat po. Kung wala na pong tanong, maraming salamat po sa pagdalo sa ating klase. At magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Ilang po. Salamat po. Thank you for saying.